ay humingi na ho ng dispensa, hindi ho ba? I want to be precise. Tayo ho nag-apologize na hindi natin napakalagaan yung kanilang mga residente dito. Opo. In the sense na sana nailigtas natin buhay lahat. Opo. Yung as far as the apologies from the Chinese government are concerned, I think yung we were informed through unofficial channels that they had taken corrective actions. Yung Hong Kong Parliament po, sir. Yung Hong Kong Parliament po the other day, nag-issue po ng statement at nakaabot din po sa amin pong newsroom, na humihingi po ng formal na apology mula po sa ating gobyerno, sir. If I'm not mistaken, I've already conveyed, I'll have to check, no? I want to be very precise, but I think I did write letters already. But let me get back to you on that and let me check. Ino ba ay liham po addressed sa Hong Kong Parliament? Paano po yun? Ano not to the Parliament. As the chief executive of this country, I would probably be writing to my counterpart as far as the PROC is concerned. But again, let me check. There is just so many things that crossed my desk. I want to make sure that that has already been disputed. No, I'm sorry. I remember now. There is a delegation headed by Vice President Binay together with the Secretary of Foreign Affairs who we were trying to set an appointment with to deliver. So I did write the letter, I did affix my signature to it, but it hasn't been delivered because they have requested that the delivery be coincident with the delivery of the investigation report. And we have acceded to the request that we will deliver this apology written way ahead, together with the report of the investigation committee. So itong high level na contingent na ito ginoong Pangulo, kailan po ito? Kailan po sa inyong pagtansya po? Kailan po ito? I don't have the exact date. Pero matagal na po ito bago lumabas, kundi ako nagkakamali yung sa request ng parliament nila. Pero ang sagot nga po sa atin, hihintay na lang na sana kung pwede yung investigation report kasama nitong mga liham na ito. Opo. Ginoong Pangulo, huwag naman po sana ipakakaloob ng Panginoon. Kung bukas po magkaroon ng hostage crisis ulit involving foreigners, sino na ho ang mangangasiwa sa police? Ito ba'y SAF ba o SWAT ba? Sino na ho ang point man ninyo sa DILG? Who will be yung the SAF guy? Is, they have training in various aspects of hostage negotiations. So, but it is, they're not actually just the primary unit task. Meron talaga mga negotiators sa bawat district. As far as I know, Krami should have also. In fact, I'm reviewing all of these assignments as to trainings that they've had. No? Now, sino mga kasiwa bukas? As I told you at the beginning of our we have amendments to the manual taken up by all of the members of Cluster E+. Well, this national security cluster of the cabinet plus some other members. So that will be handed to me tomorrow and I will give you the more formal reply if possible, no? In a subsequent date. Dahil yun na nga po yung mas magpo-formalize, magpupuro ng mga kulang ng dating manual. Apo. Ginoong Pangulo, isa pa pong punto, no? Sa nangyaring krisis, ito rin po yung lumabas po sa ABS-CBN aming mga balita, yung pong faksyon ng Balay at Samar. O Samar o Balay. Ano po? Itong dalawang grupong ito. Hindi ho ba ito nakapagbigay sa inyo ng problema sa kalakaran po ng mga panahon na kayo po'y dumadaan sa judgment call tsaka ilang pa hong that very crucial moment? Ito hong paksyon na ito. Ginoong Pangulo. Yung mga kalaban ho namin, gustong isipin yan. Pero aminin ko po sa inyo, noong panahon ng kampanya, towards the latter part, talaga ho merong halo-halo na ho siguro yun. May tension. Ano kaya magiging resulta nitong eleksyon to? Matutuloy ba yung eleksyon? Tayo ba'y babalik sa kalye? Tayo ba'y mamumundo? Ganun yun. Time na yan. So far, that has not been a hindrance. No? And I make it a point that anytime I see a possibility that is promoting a hindrance or promotes inefficiency in our administration, I call the necessary people's attention to it. I tell them I am not tolerated. And they've taken corrective actions each time I call their attention to a particular matter. Mm-hmm. Huli yung punto, Ginoong Pangulo, meron na pong mga international articles, meron na pong kahit po sa atin dito, at damdamin po din ang iba, hindi po naman ng lahat, na ito pong dumaan sa atin noong August 23 ay ang una niyong test. At sa wika po nila, you failed. Ano pong inyong reaction doon, Ginoong Pangulo? Hindi naman natin masasabing talagang tama yung ginawa natin po, may namatay eh. No? Dito nga sa investigation, makita natin yung causation mula yung pisa hanggang dulo. Ano ba factors ang nagresulta kaya nag-fail to? Nag-fail in the sense na hindi mo na rescue 100%.
Okay. Hindi ko naman mapapangako at wala akong mas may experience pa dito sa pag-handle ng ganito sitwasyon. Ang makakapangako na perfect sila each time out. Mamili na kayo ng bansa, sasabihin ko sa inyo kung kailan pumalpak at what particular date. Now, having said that, no, ang mali ko siguro noon, ulitin ko, eh hindi nagtiwala ako na pag nag-commit sila, umuo sila sa Presidente ng Republika, gagawin yon sa kabuuan ng lahat ng detalyeng pinagkasundan at pinag-usapan. Lalo nilang gagawin pag ipinoint out na yung unan lang pinangako, eh tila hindi nangyayari. Kung baga naabigan na sila ng pansin, oy, ano bang ginagawa nyo at hindi kalinsunod ng pinag-usapan natin dyan? Problema nga ho doon, baka nga in hindsight, no, baka kailangan sa at least in the interim talagang may nakatingin sa likod nila na magbabastonerong gawin nga nyo to, pero hindi naman yata tama yon. So i-review na natin ulit to personnel at sa mga kumprensyang pagkatapos yung investigative committee, eh talaga ililiwanag natin ano ba ang inaasahan sa kanila at ano ba ang maasahan nila pag hindi nila tinupad yung dapat nilang gawin. Ngayon, kayo, no, any reasonable person, bigay ko sa inyo yung same set of facts, no, and presumption and assumptions. May babaguhin ho ba kayo sa pagdiskarte nyo, sa pagkilos dun? Kayo ho ba mag-i-insist na nung nagpapalayasan ng negosyador, hindi, kailangan, nandyan ako. Kayo ho ba mag-i-insist na tutukan natin si SWAT at si SAF Commander, or si SAF Commander na lang, pumesto ka na dito, dito ka huminto. Yung meron ho ba akong pagkukulang in the sense na lahat na nakita ko nga ho eh, talaga pinilit kong punuin doon sa nakikita kong pagkukulang. Pero babalik ako tayo dito, ang gulo ho nung sequence na puputukan yung gulong tapos parang walang kumilos. Nung may kumilos, hindi alam po saan tutungo. Nung nando na, doon pa sila na parang, pati yung paano ho nagsistage, maling-mali ho yun. Pero yun na nga ho, no? Ito baka may magalit na naman ho sa akin, nangiti. Ako nangingiti ko, minsan naabsurdohan na lang ako talagang hindi dapat umabot dito. Tapos meron ako kakulangan, umabot dyan. Lahat ho tayo testigo na ng successful na negotiation, kung minsan even on the precinct level, no, by a lone, deranged individual. Dito ho, dami na nakatutok na off-flagrant. No? Na hindi ho kaka-appoint, hindi na ho bata, bigla hong ganyan na nangyari. Yung hostage negotiator, may aasa bang may mahirapan siya? Pagkaintindi ko, nine times na ho siyang naka-resolve successfully. Trained in both, if I'm not mistaken, America FBI. And England, if I'm not mistaken. Was doing things by the book. Siyempre, mapipigong ka na yung equipment na ginagamit eh. May palpak rin yung some of its abilities that could have helped. Pero lahat nga ho tayo magaling pag natapos eh. Kung alam ko kung itong taong to, eh bigla na lang magbabago 180 degrees, eh di ba ka nag-order na tayo ng assault? Umpisang-umpisa pa lang. Pero saan ako kayo nakakita? Hindi pa kinakausap ng negosador, pinamigay na niya yung bargaining chip niya. Tapos pagkatapos, dinagdagan pa. Saan ko kaya nakita one-third pinakawalan? Swerte na ako kadalasan, may isa, dalawa, tatlo. Pero dito, no, parang inaasa natin, o sige, bigyan mo dalawa, tatlo oras pa, baka meron na naman sa pakakawalan. Huwag lang natin i-pressure. Huwag lang natin ilagay na parang wala na siyang pupuntahan, kaya kailangan yung mag-asong ulo na siya. Huwag lang pumpusasan yung kapatid. Pero that could have been done differently. Don't forget that. Kayo ba kung kayo nandun sa mantid, no? Nagsasalita itong, di ba nagsabi na pati yung British, so-called British expert, ang interview ng BBC, gumamit ka kamag-anak, double edge. Pwedeng kakampi, pwedeng biglang hindi kakampi. Di ba kayo nagtataka rin, bakit tayo kausapin yung asawa at yung anak, pero pwede kausapin ito kapatid? Bakit si kapatid, eh, biglang, una ko nakita, sino naman ito naka-short pants at ito lumalapit sa bus? Hinarang ho, tapos inilayo. Biglang may baril pala. Pero yung dulo nga ho, ito tumutulong ba yung wag bibigay hanggang hindi isoli yung baril ko? Tinetestify ni Erba at saka nung isa pa. So ako kayo ho nandun, may dala-dala cellphone, busy yung telepono nung driver na ginagamit ni Mendoza, di ba? Hindi ka ba mapapag-isip? Sino kaya ang kausap nito at anong sinasabi nito? So that I think was a necessary and a judgment call on the part of the ground commander, no, and others, no? But yung the actual methodology of affecting, removing that variable was not thoroughly thought out. Mr. President, bago yung tanong ko, nais namin magpasalamat sa ngalan po ng panel sa ORCE.